Ayan guys, no? Ang nakikita nyo ngayon ay AI, no? Artificial intelligence, no? So itong AI na ito ay Hey, it's your girl Maya. What's up guys? I'm Marco. We're yes. Your Capuso AI sportscasters. Do you want the latest news about the biggest leagues and tournaments in the Philippines and all over the world? We got you covered. Be the first to watch our exclusives on your favorite sports and athletes using cutting-edge advancements in generative AI. What's more, nakakapag-Tagalog din kami. At mas malawak na paglilingkod ng GMA Integrated News. GMA Integrated News ang nag-brought up nito, no? So, sabi nga ng ano rito, no? Follow GMA Integrated News, GMA Sports, and GMA Synergy on social media for their exclusive reports, no? So, ito yung mga reporter. Pero AI siya, no? At tignan natin kung ano yung mga advantage ng ganito, no? So, yung mga ganito, may advantage ng AI reporters, no? Speed and efficiency, no? Ang advantage ng ganito ay speed and efficiency. Siyempre, mas mabilis siya mag-generate. Consistent, no? Consistency, data processing, no? So, mga large, no? Availability, no? Pwede magtrabaho yan ng 24/7, di ba? Tapos, yun yung mga ano niya. Limitation naman, sa limitation, lack of creativity, no? Siyempre, AI lang yun eh. Saka bias and accuracy. Dumidepende lang kasi siya sa mga ay papasa sa kanyang data. Context and understanding, no? Yung isa yun. Sa context and understanding, AI may have difficulty understanding complex or evolving situation that require deep contextual understanding. Yun yung mga disadvantage niya. Limitation niya. Sa human as reporter naman, ang advantage, critical thinking lamang na. Siyempre, pwede siya mag-interact eh. Pwede siya tanungin, pwede siya mag... May mga alam siya na chismis. Lalo pa sa showbiz. Diba? Kilala niya lahat ng artista. Diba? Sa AI, input mo pa lahat yun. Diba? Pwedeng critical thinking, no? Investigative journalism, ganyan. Empathy and perspective, yung emotional understanding, no? Ano? Adaptability. Diba? Human can adapt to new and unexpected situation. Mo, biglang merong papasok na news report. Yung ngayon pa lang. Sabihin, live na nangyayari. O, paano? Input mo pa yung data, diba? So maraming ano, halimbawa biglang may namatay o siyempre yung AI hindi makakapag-adapt ba siya kagad, 'di ba? Sa situation may patay, 'di ba? Siyempre kung halimbawa masaya yung binabalita niya biglang may news na may namatay, hindi siya kagad makakapag-adapt, siyempre AI nga siya. Ethical decision making, so human can make ethical decision in complex reporting situations, navigate sensitive topics, no? Pwede siya mag-handle mga sensitive. Limitation, syempre, speed, no? Yung mabilis syempre yung AI, no? Patig, no? Na ang mga journalist na papagod, ang AI hindi. Sa bias, human can pwede rin yan. So in summary, all humans have their strengths and weaknesses, no? Human reporter excel investigating journalism. Tapos, yun nga. With AI, routine tasks, yung human providing the expertise and judgment needed for more. So, hindi pa rin talaga kayang palitan, ano? Yung AI, ang matagal pa yan. Ewan ko lang kung paano nila mag-evolve pa to. So, sa ngayon, ayan po yung mga... So, sa tingin ko ay hindi pa naman kayang palitan ang human ng AI. So, yan lang po muna at maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Thank you. I love you all.